welcome to my channel. Ngayon, gagawa ko ng content which is ipapakita ko sa inyo ang aming bahay. Mula nung lumipat kami dito, hindi talaga ako nag-post ng mga specific video or specific image about talaga sa buong bahay namin, kung saan, kung anong itsura ng bahay namin, yung tinirahan namin, gano'n. Lumipat kami dito nung 2018 lang. Tatlong taon na ngayon, and yeah! So, ayun. Oh. Yung pangalan niya si ano, si Insam. Paborito ni Sujin. Ayan, Insam, anyo! Yan si Insam eh. Yung sa first floor, yung brother-in-law ko, yung nakatira. Diyan sila. Ito yung pinto nila. Yung sa amin. Sa second floor kami nakatira. Ano, mapapansin nyo guys, maraming mga ano, maraming mga damo. Hindi pa siya nalinisan. Kasi pag summer, hindi namin hinahayaan bukas lang yung pinto kasi nga pumapasok yung mga lamok, yung mga ibang mga insect. So, ayun, napa-install kami nitong net. Tapos pagpasok nyo, ito yung entrance namin. Dito makikita nyo yung cabinet sa sapatos, mga sapatos namin. Dito namin nilalagay, ayan. Hindi siya organized, hayaan nyo na yan. And then dito rin, yung mga gamit ng asawa ko. And then pag may, basta yung mga ano na yung nakasawa ko dyan, mga gamit niya dyan. Hindi ko na bubuksan kasi hindi siya organized. Tapos, dito, ayun, may pinto. Dito, pagkapasok nyo, sa right side, yung kwarto ng mga anak ko. And then, dito sa left side naman, yung kwarto ng asawa ko. And then, dito din, ito yung CR, dito sa living room. Pero yung gumagamit talaga dito, actually, yung asawa ko lang. At pag may mga bisita, dito sila gumagamit. And then, dito muna tayo sa kwarto ng mga anak ko. Ito yung kwarto ng mga anak ko. Dito sila. Ito yung joint bed nila. Dalawang single bed yung binili ko para sa kanila. And yun doon, yung mga gamit nila, yung mga bag, yung mga school supply, yung mga needs, yung mga books nila dyan. And then, napapansin nyo guys, walang cortina and wala ding mga nakadikit sa wall. Kasi ayoko butasan yung mga wall at ayoko rin magkaroon ng scratch yung sa wall nga. Ayoko ng ganun. And gusto ko lang na ganyan lang siya. Kumbaga, yung natural na light yung pumapasok dito sa loob ng bahay. And then, pupunta tayo doon sa kwarto ng asawa ko. Dito, ito yung kwarto ng asawa ko. Wala ding mga gamit aside sa bed. Sa bed at saka sa study table niya dito. So, ito yung mga gamit niya dito. Siya lang yung nakakaalam, hindi niya pinapagalaw to kasi pag sa oras na may kailangan siya or ayun nga, pag may sa oras na may kailangan siya, siya lang yung nakakaalam diyan, hindi niya pinapagalaw 'yan. And then yung bed niya, siya lang din yung nag-ayos diyan. And then dito, kasi pa sa umaga pagkagising ng asawa ko, nag-stretch kasi siya, so ayan, binili niya yung mat na yan. So, ayan lang. So, punta tayo doon sa living, doon sa CR. Sa CR muna. Ito yung CR dito sa living room. Sinabi ko kanina na yung asawa ko lang gumagamit dito and pag may mga bisita dito rin. Ayan. Maliit lang siya. Hindi siya papasok doon kasi, hindi siya malinis. So, dito, ito yung ano namin. Ito yung living room namin. Mapapansin nyo guys, wala talaga kami mga gamit maliban sa sofa and sa TV. Wala kaming kurtina, wala kaming nakalagay sa wall, ganoon, wala kaming pinang-didikit kasi ayaw namin magka-scratch yung wall. And gusto lang din namin na ganyan lang siya. Ayaw namin magbubutas sa wall namin. Kasi pag nag-kurtina, kailangan kong butasan yan, di ba? So ayaw namin ng ganoon. So ganyan lang siya and yung sofa namin and yung TV namin. And ito, yung bookshelf. Yung bookshelf namin actually nasa ano to eh, nasa kwarto to noon ng asawa ko pero pinalipat niya. So dito ko siya nilagay kasi wala kong malagyan ng iba, wala kasing space.
Tapos ito yung mga gamit ng mga anak ko. And then, dito naman. So, dito naman tayo. Ito yung laundry room namin. Medyo masikip siya. Dito nakalagay yung washing machine. And dito sa, ano, sa tabi, ito yung mga used clothes namin dito nakalagay. Ayan. And then dito naman, veranda to guys. Nakita, may net din siya. Veranda to dito. Diyan kami sa labas nagsasampay minsan ng mga, ano, mga labahan namin. So, next dito tayo sa kusina namin. Ito, ito yung ref. Mga marami pinang didikit. Ito yung ref namin. Alam, hindi siya match talaga sa laki ng butas. Nabili namin to noong 2014. Kailan lang to ng bunso namin. Binambilan ko, napalitan nga daw yung ref namin. Pero, alam nyo, pwede pa kasi siyang magamit eh. Sayang naman kung itapon siya, bibili, gagastos na lang kami, diba? So, habang pwede pa naman siyang gamitin, hindi, gagamitin namin yan hanggang sa masira. And then, yung mga gamit namin dito. Ayan. Maliit lang yung lababo namin kasi, yun nga, gusto lang namin yung minimal. Konting, ano lang. Yun yung mga gamit, hindi siya organized. So, dito, ito yung microwave. Tapos, dito sa taas, kasi coffee is life. Ayan, tapos yun siya. Napapansin nyo guys, itong, ano, sa loob ng bahay, itong kulay ng lamis, lam na mesa lang namin yung naiiba. Ano kasi, binigay lang to sa amin. Nakuha lang namin to ng, ano, ng libre. And, mga nasa, ano na rin to, mga nasa 8 years na rin namin ginamit to. And gusto na sana namin itapon to. Pero, nagdadalawang isip kami. Sayang kasi eh. At, ano, pwede pa naman siyang, ano, magamit. So, gagamitin at gagamitin namin siya. Habang pwede pa siyang mapakinabangan. Sayang kasi, nagtitipid kami. So, dito, ito yung kwarto ko. Ito yung master's bedroom daw. Diba? Ito yung master's bedroom. Pero ako lang yung gumagamit dito. So, sa loob ng kwarto ko, merong closet. And then, merong CR. So, ayan! Ta-da! Welcome to my, ano? Empire? Empire ba tawag? Welcome to my empire. Joke. Ito yung master's bedroom, pero ako lang yung nag-occupy dito. Ito yung bed ko. Ito yung pinakamalaking bed dito sa bahay. Ito yung queen size bed, pero ako lang mag-isa yung gumagamit. Ayan. And then, ito yung salamin ko. Magic mirror. May tawag dun, day. May tawag dun, basta. Nalimot ko. Tapos, dito, ito yung computer ko. Dito ako gumagawa pag may trabaho ko, like, mga translation, or pag nakikinig ako ng online classes ko, dito ko sila ginagawa. Ayan. Maliit lang siya, tamang-tama lang talaga sa computer yung mesa ko. Actually, napanalunan ko pala to doon sa, yung sa contest, Hot Mommy. Sa Pinay Mami Snook, nag-group na page. Napanalunan ko yung mesa. Ito yung ano ko, binili ko talaga kasi. Wala kasi akong paglagyan ng computer ko. And then, dito naman, yung mga gamit ko dito. Yung mga libro ko, yung mga notebooks. And ayan, naghalo-halo na yung mga gamit dyan. And then, dito naman yung dressing area ko. Dito yung mga makeup ko, yung mga skincare products na mga gamit ko, and then yung salamin, nabubuksan siya. Yung mga hindi ko gamit, dito ko pinaglalagay. Dito rin, ayan. May space din siya dyan. Ayan. Ariko. Dito rin, meron din siya, pero hindi siya organized. Tapos meron din dito sa baba. Yung mga pouch, yung mga bags, hindi dito, hindi ko nabubuksan. And then dito, ito yung CR. Ayan. Ito yung CR. Maliit lang din yung CR kung ikumpara nyo sa laki ng bahay. Maliit lang talaga siya. And then, doon tayo sa ano? Sa last part. Ay, hindi pala. Kasi may veranda. Okay, dito tayo ngayon sa closet.
So, dito tayo sa closet ngayon. Dito, mayroon din siyang room, mayroon din siyang space dito. Yung mga hindi gamit na mga damit at saka yung mga kumot dyan ko nilalagay. And then, dito rin, dito yung damit ko. Kukunti lang yung mga damit ko, guys. Ayoko kasi ng mga mararaming yung mga damit kasi nahihirapan akong pumili kung ano yung susuot ko araw-araw. Ayan. Then, yung sa mga anak ko rin, dito yung sa kanila. Yung sa taas, dito sa taas yung sa panganay ko at dito sa baba, yung sa bunso ko. And then, dito yung mga jacket, yung mga panglamig na damit, hindi ko nabubuksan kasi hindi siya organized nga. And then, dito rin yung ibang mga gamit ng bunso ko. Mga damit. Tapos ito yung panglamig na damit and hindi yung dito yung hindi mga ginagamit na ng mga gamit ganun doon ko nilalagay. It is yung mga hindi ko ginagamit na mga bag. Dito ko pinagsasabit ko lang dyan. Hayaan nyo na yan. Pasensya na. So guys, dito tayo ngayon sa veranda namin. Dito sa ano, sa sala, pag binuksan nyo yung ano, bintana, veranda namin to dito. So, napakalawak ng veranda pero hindi ko siya nagamit ng maayos no? Kasi busy kasi. So, yung ginawa ko, ito, ginawa kong sampayan. Ayan, ginawa kong sampayan dito. Pero hindi ko siya nagamit ng maayos yung space kasi nga busy. Hindi ko siya, wala kong oras talaga maglaan ng oras dito pa talaga. Then, ginawa ko siyang sampayan. Dito, at ayan yung kwarto ng asawa ko, nakikita na natin yan kanina. And then, dito naman yung sa sala. Yung sala, and then, hindi siya malinis, pasensya na kayo. Dito naman, yung kwarto ko. And then, ayun po. Ito yung swimming pool. Ito yung mga, ano, yung mga hindi ginagamit na mga damit dito ko nilalagay. And then, yung mga damit ng asawa ko na hindi niya laging sinusuot. At saka, yung, ano, yung mga damit niya para sa trabaho. So, guys, natatapos lang natin doon sa loob ng bahay. Naipakita ko na sa inyo kung ano yung meron doon sa bahay at kung ano yung itsura ng bahay namin. Ngayon, sa taas kasi, dito yung rooftop. Yung rooftop namin. Pag summer, dito ko ini-install yung swimming pool namin para dito kami mag-enjoy sa buong summer. So, ayun. Akyat tayo. Skateboard. Skateboard katanggal. Skateboard. Ito yung sabon. And dito, sa car shop, bitali ko yung asawa ko. Nasa car shop siya nagtatrabaho. Papakita ko sa inyo, yung car shop, sa harap ng bahay lang. Yung brother-in-law ko. Ayan. So, siguro, naipakita ko na sa inyo lahat. And sana, nag-enjoy kayo. Nagustuhan nyo itong video na to. And, pag may gusto pa kayong ipakita ko sa inyo or gusto nyong gawin ko video para sa inyo and mag-comment lang kayo sa baba.
at gagawin mo yung makakaya ko na makagawa ng video ulit para sa inyo. And ayun guys, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel namin. Tulungan niyo kami mag-grow ang aming channel, and we'll see you next time. Bye-bye!